Hello mga kabuenas, hello team buenas, welcome na naman sa ating YouTube channel. Ano? At syempre kung bago ka pa lang sa aming channel, huwag mo kakalimutan i-subscribe yung channel natin, click mo na rin yung bell button para updated ka sa mga bago nating video. Ngayon isituturo ko sa inyo kung paano magkabit nitong button hole attachment para sa ating high speed sewing machine. Ituturo ko sa inyo yan sa video na to kung paano siya magkabit at bibigyan kayo ng konting feedback kung sulit ba yung pagkakabili mo dito. Kasi nga syempre medyo may kamahalan siya na gusto nating ipagpasalamat sa ating sponsor dahil siya yung nag-provide para dito, si Ma'am Christine Walden. Salamat po ma'am, malaking tulong po yun para sa amin and also para sa ating mga viewers na magkaroon din ng idea kung para saan itong button hole attachment na to. At syempre umpisa na natin yung tutorial, pero bago yan, pag-introhin nyo muna ako. Before we start, make sure to subscribe to this video and hit that notification bell for more updates. Wala ka masyadong kakalikutin dito sa makina, kundi tatanggalin mo yung foot at saka yung karayo muna. Tinanggal ko na rin yung mga tornilyo niya kasi meron siyang sariling tornilyo. Actually, nabuksan ko na ito noong nakaraan. Pinag-practicean ko na. And papakita ko sa inyo kung ano yung laman ng mabibili nyo. Ito lang kailangan nyo i-screw. Ito na yung pinaka-attachment natin. At ang mga kasama niyan, ito yung mga kasama niya. Ito yung plato. Ayan yung plato. At saka meron siyang, okay, meron siyang tatlong tornilyo. Ayan. Meron siyang tatlong tornilyo na kasama. Ayan. Itong isa na to is parang reserva lang to. Parang hindi na to masyado kailangan. Tatabi na natin to. So okay, ito yung una natin gagamitin, which is para dito yan sa karayom. Ito yung lagay ng karayom, yung needle bar. Ayan, dito isusuot mo lang siya rito. Blipasuyo ako. Ito siya, isusuot mo siya rito. Tapos, yung parang tumutukod niya sa loob, yun yung magiging tornilyo ng karayom o pampasikip sa karayom. Okay, kakabit mo siya rito. Ayan. Tapos, syempre, lalagyan muna natin ang karayom. Ito ang ginamit ko is size 11, DB11. Kakabit mo lang na maayos. Okay. Wala ka ibang gagamitin dito kundi screw. Tapos itong tornilyo na to, is ito na lang ito yung magiging tornilyo ng put dito siya. Ato, yung tornilyo ng put dito mo siya ilalagay. Pero bago yan, ito yung sunod mo ikakabit yung plato. Ito yung isa sa mga nakita kong possible na mas madaling masira kasi nga medyo malambot to. Yung pinaka tornilyuhan niya medyo malambot. So ikakabit natin siya. Ayan. Meron tayong dalawang tornilyo dito. Ito, itong bilog na to, dito natin siya ikakabit. Meron yan dalawang tornilyo dito or dito. Dito siya nagkasya sa akin, ito. Itong nasa bukana. Ngayon, bago mo siya ikabit, paikot mo yung karayom pababa. Sige. Okay. Bago mo siya ikabit, siguraduhin mo muna na nasa sentro yung butas. Ayun o, close up nga. Ayan, nasa sentro yung butas nung plato. Ayan, yung pinaka-plato niya. Then, saka mo siya itutornilyo. Okay. Usog mo na malayo. So, hihigpitan mo lang yung tornilyo gamit ang screw. Yan, kailangan mahigpit. Kasi syempre pagka gumalaw siya, ay may possibility na mabali yung karayom, okay? So, laging nakabaon yung karayom para nakikita mo yung butas kung nagmamatch siya rin sa loob. Okay? After mo siya malagyan ng tornilyo, I really suggest gamit ka ng packing tape para pang suporta. Kasi isa lang yung tornilyo niya and para sa akin is mahina ito yung pinaka tornilyuhan niya. So suportahan natin ng packing tape para mas makompress yung kanyang plato.
Kasi mahirap naman. Kapag gagalaw-galaw yan. Pati sa kabila, lagyan na rin natin. Lagyan natin ang packing tape dito rin sa kabila. Kasi mahirap pag gumalaw yan, may tendency na mabalian ka ng karayom. Ngayon ito, actually madali lang to ikabit. Kung papansinin mo, ito, ayan o. Okay. Ito yung, pag inangat mo yung lifter, ayan, pag inangat mo tong lifter, okay, ito, tatablihipin, pakakita mo na. Ito yun, di ba, yung saput. Ito yun, yung saput. Dito mo lang siya ikakabit, o. Ito. Dito mo lang siya ikakabit. Paka ano, ayan. So, okay, dito, tingnan nyo mabuti. Bago nyo siya ikabit, is iaangat nyo muna ito. Ito kasi naiaangat, ito. Ito yung nagpapagalaw dun sa ating, ano, close-up mo yan, nawawala, lumalabo. So, okay, bago mo siya ikabit, is, ito yung nagpapagana sa kanya, ito. Ito yung ipapatong mo rito sa tornilyo ng karayom, ito. Yung tornilyo ng karayom, ipapatong mo muna siya dyan. Ayan, nakasampa siya. Ayan, nakasampa. Then, after mo siya isampa dyan, is, ayun. Okay, hindi, may kulang. So, bago yun, lagyan muna natin na retaso. Kasi para maiwasan magasgasan yung plato. Kasi hindi pwedeng palapatin siya dahil ito may mga ngipin. Baka magasgasan siya. Ayan. So, ayun nga, kagaya nga na nasabi ko kanina, iaangat mo muna to. Ayan o, naiaangat siya. Ipapatong mo siya rito. Tapos iaangat mo lang yung lifter. Iaangat mo lang yung lifter. Ayun o. Dito kabli o. Dito pala dapat. Dito. Pinalipat ko si Ate Christine, hindi masyadong kita. So, ayun nga. Ang una mong gagawin is ito, itong umaangat na to. Sasabit mo muna yan dito sa tornilyuhan ng karayom. Okay. Ayan, tingnan nyo. Bli, pas silip ako rito. Na nakasabit siya. Ito. Ayan, tapos, ayan, inangat ko yung lifter. Then, eto na yung lifter, oh. Eto na yung lifter, yun yung ikakabit mo sa kanya. Ayan. Parang put lang, ayan, oh. Tapos, syempre, dito mo na ilalagay yung tornilyo. So, okay. Pagkakabit ng tornilyo, isa yun, okay na siya. Hihigpitan na lang natin. Hihigpitan natin yung mga tornilyo para siguradong walang kawala. Ayan. So, hihigpitan mo lang yun. Tapos yan. Okay na, nakakabit na. So, same process lang. Susulot mo lang yung mga sinulid. Isa lang naman sa karayom at saka sinulid sa bobbin case. So, try na natin kung magwo-work siya. Okay. Mabo. Oh, para lang may idea kayo, ang motor talaga ng high speed is ganun, clutch motor. Pero ang motor kasi nitong high speed natin na to is servo motor. So para sa akin, yung attachment na to is advisable, lagyan mo ng ganitong motor. Bakit? Kasi nga, ang bilis kasi nyan, tingnan nyo ha, kailangan kasi siyang bagalan. Ang bilis ng ating high speed is 40. Ayan o, kita yung 40. Ayan. Actually, 40 yan, pero ang number niyan talaga is 4,000 RPM, no? And kailangan siya kasi, yung attachment na yun, hindi siya pwede sa ganung kabilis, kailangan siyang mabagal. Ngayon, yun yung kagandahan pag naka-servo motor ka. Actually, ako, I really suggest na kailangan naka-servo motor yung makina mo para mag-work na maayos para dito. Pero pwede rin naman yung clutch motor, yun nga lang, kailangan pabagalin and hindi ko alam yung process kung paano pabagalin yung clutch motor. Itong servo motor, ang kagandahan nito kasi is from 4,000, ayan, na 40. Ang ginawa ko lang sa kanyang speed kanina is number 12 o 1,200 RPM. Ayan, yan lang yung bilis na ilalagay mo o yan lang yung bilis na inilagay ko bago ko siya gamitin. Ganun lang kabagal, 1,200. Para lang din may idea kayo kung gaano kabilis yung ganung makina. Ayun.
yung ganong motor. And para lang may idea kayo kung gaano kabilis itong clutch motor na to. Ito yung makikita nyo yung bilis niya rito. Ito oh. 3,450 RPM. Or kung dun sa ating servo motor is 34.5 or 35. And yung servo motor natin is nilagay lang natin sa 12 or 1,200. So napakabilis talaga nito. Kaya hindi to advisable na ganyan lang siya kabilis. Hindi ko lang sure kung paano yung proseso para mapabagal siya ng kasing bagal nung sa servo motor. So okay. After mo iset yung servo ng ganun kabagal na 1,200, ang suggestion ko talaga is dapat naka-servo eh, para mapabagal mo siya. Kasi hindi siya pwede sa mabilis, no? And na-try ko na, possible yun, baka madaling masira itong iyong attachment. So, actually doon, bago ko bumili, or bago tayo bumili ng ganito, is pinaliwanag na sa atin na hindi pwede yung clutch motor na mabilis. So sabi nila is papabagalin daw muna yung clutch motor, papalitan ng pulley, which is hindi ko alam yung proseso. Ngayon ang kagandahan is sinabi ko nga na naka-servo motor tayo, madali siyang i-adjust yung bilis, no? And eto, papakita ko na sa inyo muna kung paano siya gamitin. Una muna is kukunin natin sinulid sa ilalim, nandiyan na yung tela, okay? So ayun. Paabot ako ng nipper bleh. So dapat is pag unang pasada mo is kukunin mo yung sinulid sa ilalim. Ayan, dapat lalabas siya diyan. Ayan oh, ito yung sinulid sa ilalim, di ba? So okay, pwede na natin siyang pasadahan. Apakan mo lang yung makina mo kagaya nung normal na ginagawa mo. Ayan, ayun na siya. Yan na yung pasada niya. Ito, para lang makita niyo yung pasada niya. Ayan. Pag isang pasada siya is ganyan. Ang suggestion ko naman pagdating sa pasada is dodoblehin mo siya. Pag nasungkit mo na siya sa una, tuloy-tuloy na siya. May mga markings lang yan dito, natatapatan ka kung saan siya mag-uumpisa. And ito, kailangan ko papag-aralan yung markings kung saan siya tatapat. Ayan. Ayan, ganyan lang siya kabagal. Sa akin is dapat uulitan mo para mas maganda yung kalabasan ng ating button hole. Ayan, oh, inulitan ko. Kung papansin ninyo, ito yung papakita ko sa inyo yung kaibahan. Ito yung isang pasada lang, which is sa akin okay rin naman to kung isang pasada lang. Pero mas maganda, 'di ba, nung inulitan mo. Ayun. Mas maganda yung kinalabasan. Ang gagawin na lang natin, ang kaibahan lang nito sa button hole, yung button hole talaga is may blade. Ito ay manual lang paggugupit. Gugupitin mo na lang siya. No? So okay, ayan, ganun lang. May button hole ka na. And ito, try pa natin. Okay. Ayan, ito na yung bilis ng makina natin. Todo na yung tapak niyan. Ayan o. Oh. Diba? Try pa natin pasadaan pa ng isa. Ito, pangatlo. Ito, mas maganda tong pangatlo. Yun nga lang. Siyempre, sobrang sinsin na. Ayan o. Oh. Tingnan nyo yung tatlong pasada. Talagang button hole na button hole siya. Ayan o. Ayan o. Yung tunay na button hole, ganito, pasada nun. Yung napakasinsin na ganyan. Ayan. 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 So, pwede naman tatlong pasada. Yun nga lang, medyo matagal. So, okay. Yun lang. Ganun lang gagawin mo. Ayan o. Dalawang pasada. Pwede rin naman isa, walang problema, nakadepende yan sa'yo. Pwede rin isa, lang. Siyempre, kung hindi naman ganun kakomplikado yung tatahiin mo, pwede isang pasada lang. Ayan, yun na yung pinaka-isang pasada niya lang. Diba? So, meron siyang mga adjustment. Actually, apat yung nakita kong adjustment. Merong tornilyo rito. Ayan, medyo to, merong, ito, ako maghawak ng camera. Ito na lang. So, okay, merong apat na tornilyo siya para sa mga adjustment ng sukat. Ito, alimbawa, ito. Ito, isa, dalawa, tatlo, at saka yung, ito yung pang-apat. Ayan. Meron yan sa manual. Meron yan, makikita kang manual sa loob. Okay, meron tayong manual dyan sa loob. Ayan, makikita nyo ganyan siya. Kung paano gamitin yung apat na adjustment na yun. Yun nga lang, hindi ko naintindihan yung manual. Kasi puro English. So, nag-self-study ako. Nagpipihit ako ng kung ano-ano.
nagpipihit ako ng kung ano-ano and sa ano naman, ang kagandahan naman yan is nakuha ko yung tamang adjustments, no? And yun. Ayan, pakita ko pa sa inyo isang beses pa. Okay. So, para lang may idea kayo, sagad na yung tapak niya, no? Tingnan nyo, ha? Oh. Oh, ayun siya, oh. Sagad na yung tapak. Okay. Yun yung kagandahan ng naka-servo motor. Kasi nga, may i-adjust mo yung bilis niya sa pinaka mabagal. Kung gusto mo ng mabagal. Or kailangan talaga is mabagal. Okay, nga pala, para lang may idea kayo din, sinubukan ko na pala siya sa ibang mga tela. Okay? Sinubukan ko na siya sa ibang tela, tulad nito ay, anong tawag dito sa tela nito, Taslan. Dinoble ko muna siya. Okay? So, eto. Okay naman siya. Yun nga lang, tinry ko rin sa mga cotton span o yung malalambot na tela, hindi siya nag-work. Naalala ko, nung namamabriga ako, na ang paggagawa ng buttonhole is meron siyang pilon. So, kailangan mo siya ng pilon pala pampatigas. And hindi ko matetesting ngayon yung pilon dahil wala tayong pilon. Hindi ako nakabili. Pero sa pabrika is kailangan mo ng pilon pagka magkakabit ka sa malalambot ng tela. At saka isa pa, may placket din yun na ang pagkakabitan mo is yung may placket na makapal na ganyan, nakaganyan. So, hindi naman siya totally manipis talaga pagka mag-attach ka ng ganito. Ayan. Normally yun, naka-placket o makapal. Tapos bukod dun, pag malambot yung tela talaga, is nakapilon siya. Ayan, kung papansin ninyo, pag mas makapal siya, pag makapal siya, ayan, mas detalyado yung sigsag pag makapal. Kasi tiniklop ko. And naalala ko nga pala, pag magkakabit ka ng ganito is may placket talaga. Bukod sa may placket, may pilon pa yun. So, yun. Next time siguro, bibili ako ng pilon para maitry natin sa cotton spandex. Ay, tama yung likod. So, okay. Ito pala yung likod nyo. Ayan, para may idea kayo. Ayan yung likod. Baka isipin nyo, harap lang yung maganda. Ayan, o. Ito yung likod, o. Ayan. So, ito yung likod nyo. So, yun. So, okay. Sunod-sunod rin natin ang pasada. So, kailangan talaga to may marking. Ayan, lagi kong dalawang pasada o, para mas maganda. Pero mas maganda yung tatlo. Mas maganda yung tatlong pasada. Para mapagpantay-pantay mo to, ayun, sumaglay na. Umabot yung tela ko. Sumagad yung tela ko sa ibabaw. So, sumagad yung tela natin doon sa ibabaw. Adjust tayo na po. Okay. So, yun, pinakita ko na sa inyo yung attachment, ganun siya ikabit. And ito, pag-usapan natin yung presyo niya and kung worth it ba siya para sa akin na bilhin. And ano ba yung masasabi ko tungkol sa kanya. Pero bago yun, bago natin pag-usapan pala yun, kung gusto mo ng part 2, comment ka lang dyan sa baba. Pag dumami yung comment siguro, saka na lang natin gawan to ng part 2. Kasi yung apat na adjustment, actually, nagkaroon ako ng trial and error dun. So, kung susundin mo yung manual, medyo mahirap siya intindihin para sa akin. Ha?
May idea na naman ako kung paano siya gawin o gamitin yung apat na adjustment. Siguro comment ka na lang sa baba kung gusto mong matutunan. Gawa natin sa part 2 yan at saka yung paglalagay ng pilon. No? Pag-aaralan ko lang din mabuti para mas maituro ko sa inyo na madaling paraan. So yun na nga, pag-usapan na muna natin yung tungkol sa presyo niya. Ang presyo po niya is actually nagkakahalaga siya ng 2,500. No? 2,500 yung ganito. Kung magsa-search ka sa Shopee or Lazada, meron siya buttonhole attachment. Ang pinakamura is nasa 1,600 hanggang 5,000, hanggang 6,000 actually. Kung magsa-search ka ng pricing, 1,500 yung pinakamura sa online marketing at hanggang 6,000 something o 5,000 something. Basta mayroong mamahaling brand. And ito yung problema. Kahit dun sa binilan ko, no? Kahit dun sa binilan ko is wala siyang warranty. Iyon yung para sa akin nakikita kong problema. At saka yung plato niya, medyo mahina nga. Kaya nga nilagyan ko ng packing tape para mas compress siya, mas mapatibay siya, no? Na may puwersa kahit papano. And kung pag-uusapan natin yung tulong na pwede niya ibigay sa'yo, actually po kung sa tulong, malaking tulong ito. Lalo na kung mga nagpo-polo yung gagawa na wala naman pambili ng buttonhole dahil napakamahal po ng buttonhole eh. Nasa 50,000 and up yun eh. Second hand pa yata yun. Or kung brand new, alam ko 50,000 and up. Kung second hand is 50,000 pa baba. Ngayon, kung sa tulong, sige. Pag-usapan natin yung tulong. Malaking tulong talaga to. And dun sa presyo niya na 2,500, worth it siya kung tatagal. And hindi ko kayo mabibigyan ng feedback kung tatagal siya. Kasi minsanan ko lang din naman to gagamitin. Actually ngayon, for tutorial purpose lang natin to gagamitin. Dahil nga wala naman kaming tinatahi na may placket at saka may ganito yung buttonhole, no. Sa akin, ang opinion ko sa kanya is mukha naman siyang matibay. May mga patakan pa nga siya ng langis dito na itinuro sa akin yung binilan ko. May mga patakan siya ng langis, papatakan mo raw doon pagka madalas mo siyang ginagamit. Siguro ang pinakamahina lang sa akin para sa kanya is yung plato. And nung binili ko kasi siya is sinabihan na ako na wala talaga tong warranty. Actually, may iba pa akong pinagtanungan. Doon nga sa una kong pinagtanungan is 5,000 plus. And sa kanila, sila magkakabit. Kasi pag naikabit mo, at pag ikaw nagkabit at nagkaroon ng problema, hindi mo na rin pwede ibalik. In short, wala talaga warranty. Nakiusap lang ako doon sa binilan ko nito na nagpapasalamat naman ako, pinagbigyan ako. Sabi ko sa kanya is, ikakabit ko ngayong gabi kasi hapon ko na binili to eh. Ikakabit ko ngayong gabi, titingnan ko kung mag-work. Tapos, kung hindi mag-work ngayon, baka pwede ko ibalik bukas. Pwede naman daw, change item. Kaya lang, yun lang, yung isang pagkakataon lang na yun kasi wala daw talaga siyang warranty. And, nung gabi na yun, siguro dahil sa sobrang pagod, hindi ko siya nagamit ng maayos. Medyo kinabahan ako dahil ang usapan namin is dapat walang gasgas. Dapat walang gasgas pag ibabalik ko. And pag unang kabit mo eh, nagagasgasan talaga. Hindi siya maiwasan. Hindi siya maiwasan na hindi magasgasan, no? And eto nga, pag hindi mo siya gagamitin, kailangan may tela sa ilalim. Dahil hindi pwede magasgasan yung plato. So, yun lang, overall para sa akin is magiging malaking pakinabang to. Yung presyo niyang 2,500 is worth it to. Yun nga lang, hindi ko kayo talaga mabigyan ng feedback kung gaano siya katagal-tatagal. No? And kung tumagal to ng within a year, no? Kahit isang taon lang, kahit 6 months lang, tapos marami kang magagawa, sulit to kung sakali. No? And, ano lang talaga, medyo sugal lang. Kasi, syempre, mamumuhunan ka ng ganong kalaki. 2,500. Medyo sugal siya. Kasi nga, hindi siya ganong kababa yung presyo. Siguro, ang suggestion ko sa inyo, kasi ako medyo malakas loob ko eh. Medyo malakas ang loob ko magpipihit. Yun nga, napag-aralan ko yung apat na adjustment nito. Nung umaga, kinabukasan, nakuha ko kaagad siguro dahil nakapahinga ako. Pinihit-pihit ko siya and nakita ko yung mga adjustment, yung pampahaba, pampalapad, pampasigsag. No? So, ituturo ko sa inyo yan pag nagustuhan nyo itong video. And pag umabot ka siyempre dito sa dulo dahil may comment ka lang dyan, lagay mo part 2 para gawa natin ng part 2. Pag marami nag-comment, sige, gawin ko ng part 2. Kasi yung part 2 na yun, ang bala ko is bumili nga ng pilon. Medyo may kamahalan ng pilon eh. Hindi ka naman makakabili ng konting pilon. Malaki-laki yun. So, budget ang problema natin. No? Kasi, nung ginamit ko siya sa cotton span, yung karaniwan ginagamit natin, cotton span kagaya nito, nasa likod ko, cotton span to. Ito, tela ni Ma'am Solita. No?
hindi siya nag-work. And ang kagandahan niyan, naalala ko, operator kasi ako ng button holder sa pabrika. Kinakabitan nga pala namin ng pilon. And yung pilon kasi is pampatigas eh, pampatigas ng damit. Nakakatuwa, no? Nakakatuwa yung experience mo pala is nakakatulong mismo sa'yo. Kasi kung iisipin mo, nung ginamit ko siya sa cotton spandex, actually cotton spandex yung una kong ginamit. And nakailang try ako na hindi nag-work, kinabahan na ako. Kasi sabi ko nga, baka hindi na tutanggapin dahil puro gas-gas. No? Kinabahan ako. And buti na lang pumasok sa alaala ko nung operator nga pala ako nito sa pabrika. Yung button hole talaga, hindi yung attachment. May pilon. Kaya noong naisip ko na may pilon, sinubukan ko siya sa medyo matigas na tela. Nag-work siya. Doon medyo naibsan yung parang pag-aalala, no? Kasi syempre, may nag-sponsor lang sa atin ito. Tapos hindi mo maibibigay yung tamang paggamit sa kanya. Hindi mo magagawa ng tutorial. Nakakahiya. Tapos lalo na kung hindi mo pa maibabalik. Ay, Diyos ko po. Pasasalamat ko nung naalala ko yung experience ko na yun. Kasi ang pinakauna kong trabaho is naggaganito ako. No? At yun na po. Dito na po natin tapusin yung video. Pawis na ako. Hindi natin mabuksan yung electric fan talaga. Dahil nga, kumakalampag. And ako na naman si Mel Bonaventura ng Team Bonaventura. Si Ate Christy yung tag-video. Comment ka lang ng part 2 dyan sa baba. Maraming salamat. See you sa next video.